Alright guys, ito ang cravings ko today. Nagluto ako ng alamang. Oh, medyo madami to. Lalagay ko kasi to sa botelya. Yan. So, looking ang sarap, di ba? Yan. And then, nagprito ako ng isang talong at nag-slice ako ng kamatis. At meron din akong binabad na bangus. So, ito yung cravings ko ngayon for lunch. At meron akong fried rice. Kain tayo. Gumawa ako nitong alamang kasi babaunin ko siya tomorrow. Ilalagay ko siya sa botelya. Magdadala ako ng Indian Mingko. So, kaya ako gumawa niyan. And then, eto nga, eto yung nagustuhan kong ulam today. Nagprito ako ng talong tsaka kamatis. Kain tayo. Itong bangus kong to, binabad ko to. Mahirap talaga magprito ng ng bangus kasi pumuputok. Sarap ng alamang. Sarap ng alamang. Sarap ng kamatis. So, yung aking fried rice, nilagyan ko siya ng maraming bawang at saka toyo. Ang bawang. Para mabango sinangag. Bibili sana ako ng Coke kasi wala akong stock ng Coke. Bibili sana ako kaya lang natatamad ako. Natamad ako pumunta sa 7-Eleven. Masarap sana ito kung may Coke na malamig na malamig. Maraming ice. O diba? Nakakasawa din naman yung laging karne. Lalo na kung ang luto din lang naman ay laging adobo. Sinigang. O kaya ay nilaga, kinamatisan, prito. Pero syempre, pag may handaan, nandiyan dyan na yung may mga may mga rekado. Ayoko ng karne may rekado. Pero kumakain ako. Kaya lang, hindi siya yung iisipin ko lagi na pang karaniwang ulam ko. Yung karne hindi rekado. Mas kakain pa ako ng ganito, na marami. Kakain ako ng marami pag ganito mga ulam. Mas masarap. Kanya-kanyang food trip lang yan. Dahil nag-iisa lang naman ako. So, kung ano yung craving sa gusto ko, nagagawa ko dahil, syempre, nag-iisa lang ako. Meron pa ako dito isang slice ng ham. Ham yung ulam ko kagabi. Ano pala maling? Yun ang inulam ko kagabi, maling. Pag nag-iisa ka, lagi lang maiisip mong lutuin. Yung pinakamadali. Ano ba yung pinakamadali? Mostly, yung mga prito-prito lang. Hindi ako mahilig bumili ng mga lutong ulam. Kahit yung anak ko,
Ayaw niya ng lutong ulam. Yung bibili ka na lang sa karinderya, hindi ko kinasanayang yun ang ipapakain ko sa anak ko, yung lutong binibili lagi sa karinderya. Nagluluto pa rin ako. Kahit ako ngayon, nag-iisa ako, hindi ako mahilig bumili ng lutong karinderya. May time din naman, nabili din naman, hindi ko naman sa sinasabing hindi ako totally nabili. Pero, most of the time, luto. Kahit mga simpleng luto na lang yan, kahit yan ituyo o kung ano mang lulutuin, luto pa rin. Hindi ako bibili. Hindi ako tatakbo na pag nagutom ako. Tatakbo na lang ako sa karinderya, doon ako bibili. Mas maganda pa rin nagluluto ka. Kasi pag nagluto ka, alam mo malinis yung kinakain mo kasi ikaw ang gumawa. Ikaw ang nag-prepare ng iyong kakainin. So alam mo yun, kung malinis siya o hindi. Alam mo yung gaano kadami yung mga seasoning na inilagay mo sa iyong niluto. Hindi ko kinaugalian yung trabahong tamad na ay nakakatamad magluto, bili na lang tayo. O kaya yung ay nakakatamad, karinderya na lang tayo kumain para walang huhugas ang plato. Magpasalamat ka kung ikaw may hinuhugas ang plato. Ibig sabihin, may kinakain ka pa noon. Dahil pagka nawala na yung hinugasin mong plato, ibig sabihin, wala ka na talaga makain. Dahil wala ka nang mailuto. Sabi nga, malaki man o maliit na blessing yan, pasalamat ka na lang. Dahil marami pa rin taong nagugutom. Kaya nga eh, ang sarap magtanim ng mga talong, kamatis, okra, sitaw, yung mga common gulay siya na madaling mabuhay. Kasi yan yung mga masarap ulamin na sa simpleng luto. Pag wala kang pambili ng ulam, pag may mga ganyan ka mga tanim, umikot ka lang sa iyong bakuran, makakapitas ka niyan kahit halimbawa, may napitas ka isa dalawang talong, di ba pwede mo na siyang gawing insaladang talong, pwede mo na siyang gawing tortang talong, pwede mo siyang ipritong talong. So at least, nakasave ka na. Kahit pa paano, may naulam ka. Kamatis naman, kung hilig mo ay sa mga ginis ay naghahalo ng kamatis, nakasave ka na rin. Hindi ka nabibili ng kamatis, magkano kamatis ngayon? Honestly, maraming kaming tanim sa bukid. Ang nanay ko, ang dami na naman tinanim ngayon. Kaya pag napunta ako sa bukid sa isang araw, mag-aano ako, mag-harvest ako ng mga gulay niya. Actually, yung gusto kong i-harvest sa isang araw, yung ang patawag doon? Ang palayan ligaw, yung dahon noon, ang sarap gataan, promise. Yun ang gagawin ko pag isang araw. Pupunta ako doon, mag-harvest ako ng nung ampalayan ligaw. Ang mahal-mahal kaya ng ampalayan ligaw sa supermarket. Grabe. Samantalang sa amin eh, sa palipaligid lang eh, nihila mo lang. Masarap din ang ampalayan ligaw sa munggo. Tapos, pero mas gusto ko yung ampalay ligaw na gagataan mo siya. Yung purong dahon, lagyan mo ng konting taba o konting baboy. Tapos lagyan mo ng kamatis. Tapos paiga. Sarap nun. Tapos lagyan mo siya ng konting anghang. Sarap nun. Pero hindi ako marunong magluto. Pero titingnan ko yung ginagawa ng nanay ko. Kasi nanay ko gumawa noon nung nakaraang linggo.
gumawa siya ng ganun. Nagustuhan ko siya, kaya gagawa din ako for me. Gagawa ako ng ganung ulam. Oh, di ba makakatipid ka na doon? Sarap ng ginataang ampalaya. Ampalaya ng ligaw, ng dahon. Parang lain siya. Although may pait, hindi naman siya mapait na pait. Although may pait, pero masarap pa rin. Kailangan mo lang doon ay yung parang naghahalong pait at medyo parang matamis-tamis sa gata. Sarap naman. So yun lang guys, kain tayo again. Natapusin ko lang itong kain ko. Marami pa akong gagawin. Bye.